Magandang araw sa inyo mga bro, welcome to another video. Ngayon, panibagong tutorial na naman tayo. So, nakita nyo, ito yung ating ano, yung pinilit, yung nilagyan natin ng shock lifter or shock extension. Bumalik dito kasi ang ingay doon ng kadena niya. So, i-check natin kung bakit maingay yung kadena niya mga bro. Unang i-check natin dyan kung palitin ba yung kadena. Sabi ko nga sa inyo, napakarami. Ayan. So, hindi pa naman ganun kapangit. Kasi mga bro, maingay yung pagginanito mo eh. Kasi yung kadena natin, mayroon mga roller yan. Ayan. Okay pa naman siya. Tapos check natin kung maalog. Ayan, okay naman. Walang alog yung gulong, pero yung kanyang swing arm. Tingnan nyo mga bro. Diba ko lang kung nakikita nyo. O, diba? So, hindi siya bearing. Kasi pag bearing naman, dito yung maalog niya. Ayan. No. Ba? Yung swing arm niya, yung bushing ng swing arm niya, pangit yung bushing ng swing arm niya. Tapos okay pa yung kadena niya. Yan. So bakit siya maingay mga bro? Alam ko na yung nakita ko na mga bro yung dahilan. So wala siyang guma dito. Ayan. Di ba? So dapat mayroong rubber dito yan para hindi maingay. Kaya pag umiikot siya, ayan oh. Ba? So, ang ingay. Lalo na pag rong kayo may sakay. Tapos, hop, yung ating kaibigan Alasada. Psst! Kaibigan! Nandun pa ba yung LS? Yung Rouser. Yung Rouser? Bulin mo? Oo. Available pa ba yun? Bulin, sir. Kakabili ko pa lang eh. Ay, kakabali ko pa lang eh. Oo. Oh. Bago mo spray ringkong? Nandun pa ba yun? May nabir pa naman ako sa iyo eh. Babalitaan kita pag ano. May Angelica ba yun sa inyo? Ano Angelica? Saging? Angelica ang pangalan niya. Meron, umalis na. Nasa Pangasinan. Sa pangalan? Angelica? Angelica. Di ko lang ang last name eh. Sarasi mo yan? Hindi. Ewan ko kung Sarasi. Hindi ako ng pangalan mo. Oh, subukan ka lang. Sino kanina ba yan? Sa atin yan. Oo. Hindi nga. Oo. Niloto ko lang cool. Cool? Pwede ba lagyan yan? Oo, masarap yan. Cool. Balitaan mo na lang ako. Oo. Sige. So yun mga bro, yung ating kaibigang Lazada. So meron kasi binibenta yun na LS135 yan. Tapos meron naghahanap din sa akin na LS135. Pag-usapan natin mga bro. Balitaan ko kayo kung mabibili namin. Kasi walang issue daw eh. Ewan ko lang kung walang issue. Kasi titingnan naman namin. Nung hindi pa kumuwi ng vehicle mga bro, yung usapan namin is 10,000. Bali 18 ngayon eh kaibigan, trupa natin, kaya makukuha natin ng 10,000. So ibibenta natin sa ating mga malupit na kaibigan, di ba? So ayan yung nagaano ng Lazada dito mga bro, nagdi-deliver sa Balibago, sa Pook, Barangay Pook particular. So, mag-asawa sila. So balik tayo. Yan. So sana nga tayo, kaya maingay siya mga bro dahil wala siyang rubber. Di ko alam kung ano yung tamang term dito mga bro, pero dapat yung motor pag binili natin yan, mayroong goma dito yan, may lining ng goma ilalim, kagaya yung sa Sniper sa ilalim mayroon eh, pero yung kagaya nitong mga motor, mayroong mga motor na sa ibabaw lang, di ba? Yan oh, napakaingay. Yan oh, diba? Ang ingay mga bro. So yun lang yung solusyon dito, napaka basic lang na solusyon. Ayan, pinapagawa natin yung may-ari, temporary. Meron naman mga bro na nabibili na ganung goma. Okay, pre, salamat. Yan, yung goma. Yung pinagpalitan natin ng gulong. Basic na basic lang. Bali mga bro, ayan, nakagawa na tayo ng goma. Pagpasensyahan nyo na. So, ito ay temporary lang naman mga bro. Para hindi maingay yung kadena. Diba? Tapos, ang gusto na may-ari, ayaw na ng malaking kadena. Medyo malaki kasi itong mga bro eh. Papalit tayo ng yung dati niyang kadena. Yan, so ipapalit natin. Bago natin ikabit yung goma mga bro, palitan na rin natin. Ay, sa pagtatanggal mga bro ng kadena, napakarami ko ng tutorial niyan. So, panoorin nyo na lang. So hindi na natin i-detail ito ng detalyado. Lungnos. Lungnos. Siyempre mga bro, mayroon lock yan. Hanapin nyo lang yung lock. Saan ba yan? Yeah, ito. Ito yung lock mga bro. Connecting lock kung tawagin.
So, lulong nis lang ang katapat niyan. Ayan. Bakal na. Anong lock? Anong tira mo? Connecting lock ng TIG 428. Lock? Oo. Is lock sa nari? Oo, lock. Eh, sabi mo, gusto mo kung may budget yan, ano? Isang buong ka rin ah. Ano? 300? 350. Oh, may 350. May 300. Tulungan daw po pa ko pwede may tindahan. May tindahan ito. Yan. So ganun lang mga bro. Basic na basic lang. Pwede natin gawin mga bro ang discard eh. Kung ayaw nyo yung mahirapan, ibalik nyo yung lock. Madilim kasi. Sinsya na mga bro, medyo madilim yung ano natin. Oo. Yan, ibalik nyo yung connecting lock mga bro. Tapos, ikabit nyo yung kadena. Yan, yung lumang kadena. Ganun lang. Tapos yung lock nya. Yan, mas malaki nga naman yung isa. Diba? Tapos, ikutin natin mga bro. Yan. Yan lang kasimple. Ikutin natin yan. Yan. So ito na yun. Diba mga bro, basic na basic lang. Dapat mga bro, yung mga ini-encourage ko yung mga bro, yung may mga motor dyan na pag-aralan nyo yung sarili nyo motor. Kasi malaki yung advantage nun. Marunong kayo mag-ayos. Dati mga bro, sa totoo lang ako dati hindi bibihira ako magpaano ng motor ko sa mga shop eh. Maliban na lang kapag wala kayong gamit doon. Kaya kailangan mga bro mag-provide din kayo ng gamit. Diba? So antayin na lang natin yung lock, yung connecting lock kasi medyo malaki to. Ngayon habang inaantay natin, ikabit na natin yung ano. Ikabit na natin yung goma. Improvised na goma. Ito yung goma ng motor mga bro, yung mga pinagpalitan ko ng goma. So ang ginawa ko, pinutol ko lang, pinaputol natin dun sa may-ari, tapos binutasan ko dito. Sasalpak natin dito yan. Temporary mga bro, kasi ayan o, sabi ko nga sa kanya, dapat may goma yan o. Tingnan nyo mga bro yung bakal, kinain na ng goma. Yung bushing ng ano natin. Hindi totally siya bushing kasi rekta siya dito. Yung pinagsalpakan ng ehe ng swing arm. Ayun oh, lalim na ng kinain niya. Kaya ang ingay niya. Diba? So yun magiging disadvantage at ang pangit malapit na mabutas. Kunting ano na lang, mabubutas na to. Tsaka sobrang ingay, ang pangit nun. So ganyan lang mga bro. Sasalpak na natin to. Tingnan natin kung okay ba. Yan. So ayan mga bro. Diba? So basic na basic lang. Oh. Tapos kung makikita nyo mga bro, medyo umbok siya. Pag itinakbo nyo ng medyo malayo-layo yan, ano yan? Magkakaroon ng hiwa yan para sa kadena talaga. Tsaka hindi siya magiging maingay. So ayan. Ganyan lang mga bro yung mga basic tips, mga simpleng tutorial na pwede nyo gawin kung wala kayong pambili. Siyempre kung meron kayong pambili, bumili na lang kayo. Yung mayroong mga budget dan. Pero kung hindi nyo afford na bumili, ayan, pwede nyo gawin to. Ano, nakabili ka? So, ayan na pala yung ating pinabili. Kung napansin nyo mga bro, medyo malayo yung ano-ano. Tumas kasi yung kadena eh, medyo malayo. Luluwagan nyo lang yung adjust dito. Adjust lang natin ng konti. Ah, ayan. Adjust natin ng konti. Sabay, sukwati natin. Ayan. Ganun lang mga bro. Basic na basic lang, no? Asan yung lock? Yan, pagkatapos mga bro na maikabit, loko yung ating kaibigan ha. Nagiinom na daw. Hindi naman ako nainom eh. Dati pa yon. So yung preplay ng kadena naman. Yan. So masyadong maluwag. Sa labas lang. Higpitan natin. Dito sa ano, mag
Ang kaliwa ka nandiyan, mga ilang hakbang mo lang doon sa may mga bilihan na ano. Mga tropa, sabihin mo. Damit. Ano, sa gilid ng may shop. So yan mga bro. So okay na yung ano natin. Yung pre-play ng kadena. Kasi mga bro, hindi pwedeng mahigpit yan. Hindi naman pwedeng maluwag. Kadalasan ang sukat nito 15mm yung pre-play. Ayan. Dapat naglalaro yan mga bro. Ayan. So pag okay na yan, mahigpitan na natin. So hindi ko na siguro mga bro ipapakita sa inyo yung paano higpitan yan ano. Basic naman yung paghihigpit. Ihigpit na lang eh. Alam na alam nyo na yan mga ganyan mga bro. So hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo kung paano ba magpalit ng kadena at kung paano tanggalin yung ingay sa kadena. Yun lang pala yung dahilan, walang rubber. So dapat meron mga bro yung motor kasi kakainin niya yung ating kainin. Sabang tawag doon, yung pinagsalpaka ng ehe ng swing arm mga bro. So kinain niya, pati yung swing arm may tama na no. So hanggang dito lang yung video natin, abangan nyo kung